Handa umanong pangunahan ng ilang city mayor sa Central Luzon at National Capital Region o NCR ang pamamahagi ng 12-point questionnaire ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Sa pamamagitan umano ng hakbang ng PHIVOLC, matutukoy ng may-ari ng bahay kung gaano katatag ang kanyang tahanan. Subalit naniniwala sina Dr. Renato Solidum ng PHIVOLC at kilalang Filipino urban planner na si Architect Felino Palafox Jr. na kailangan pangunahan ng LGU ang naturang hangarin. LGU lamang raw kasi ang makakatukoy ng tunay na kalagayan ng isang lugar at makakatulong sa mga mamamayan. Inirerekomenda din na kailangan raw matignan ng isang engineer ang bahay na hindi pumasa sa 12-point questionnaire ng PHIVOLC upang masiguro na matatag ito. Si Quezon City Mayor Herbert Bautista naniniwalang malaki ang maitutulong ng naturang questionnaire upang maging matatag ang mga pamayanan laban sa kalamidad. Mahigit sa 2 milyon ang populasyon ng Quezon City base sa census ng NSO noong 2010. Isa rin ito sa mga maunlad na syudad sa bansa. Ang gusto natin mga resilient na mga bahay. Maiwasan natin na kapag lumindol, may tumumbak agad. Nasa building official naman yan, both municipal or city building officials, makikita nila yung integrity ng structure. Pagka mag-a-apply pa lang, makikita nila, kulang ho yata itong medyo ayusin nyo ho ng konti dahil para rin sa kapakanan ng pamilya nyo ito. So ito yung mga bagay na tama, no? Kung ang PHIVOLC sa mismo, isang scientifico at technical na opisina o tanggapan ng pamahalaan na nagsabing ipamahagi ito at ipaalam sa lahat, di dapat lang natin gawin. Si City of San Fernando, Pampanga Mayor Edwin Santiago handa umanong paglaanan ng panahon at pag-aralan ang proyekto ng PHIVOLC. Sa LGU, magkakaroon ng technical working group para dito, and then i-coordinate natin sa barangay. Yung city planning, yung CDRRMO, yung office ng CDRRMO, and the engineering. Yan, dapat action ng kaagad yan para yung PHIVOLC natin, alam nila, magkaroon tayo ng datos kung yung mga critical at yung integrity ng bahay. Naniniwala si Mayor Nestor Alvarez ng Sayan City of Muñoz na magandang hangarin ng proyekto at kailangang suportahan. Nararapat na siguro na bigyan natin ng mga tamang impormasyon yung PHIVOLC para magawa rin nila ang kanilang tungkulin para maihanda natin yung ating mga mamamayan sa ganitong malaking sakunak sakali magkaroon tayo ng ganitong malakas na lindol, halimbawa, o malakas na bagyo. Si Mayor Joette Garcia ng Balanga City sa Bataan, pangungunahan raw mismo ang pamimigay ng questionnaire sa kanyang nasasakupan. Isa yan sa definitely tututukan namin this year, especially we will be activating yung aming mga scholars. We have 2,500 city scholars na i-require namin this summer na mag-summer job. No, so magagamit namin definitely yung kakayahan ng ating mga scholars to do the survey from CBMS, yung community-based management system, to, yan, actually hindi ko pa nakikita yung 12-point system ng PHIVOLC, but definitely maganda kung may isasama natin yan. No? So that's 2,500 students. They're gonna work for 8 hours a day, 20 days. So marami-rami silang for sure ma-output na pwedeng maibigay. Samantala, makikita at madadownload ang 12-point questionnaire sa website ng ahensya sa www.phivox.dost.gov.ph. Ako po si Joshua Lanzangan, Alerto, alisto sa pagbabalita.